guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, I will be doing, as you can see sa title, I will be doing a makeup routine. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Kaye, and for today's vlog, I will be doing a YouTube. Everyday makeup routine. So if you guys are interested to know kung paano ko ginagawa yung aking everyday makeup routine, please keep on watching. By the way guys, huwag niyo masyadong pansinin yung suot ko and everything kasi nakapambahay lang ako. And since may mga nagtatanong din sa akin like ano yung mga skincare ko, makeup routine and everything, so gagawa na rin ako ng mga ganitong klase ng vlog. So sana supportahan niyo ako dito. Ayan lang. So let's go. So, ito yung bare face ko. Like, as you can see, dami ko pa din na pimples dyan. Pimple marks, ito din. And dito nasugat ko lang to, pero hindi to talaga pimple marks. So, okay, sobrang init. Grabe din ito yung pops ko na yan. And so actually, ito rin talaga yung bare face ko. Wala pa akong kahit anong nakalagay sa mukha ko. Ito yung ilong ko. Papakita ko sa inyo today is yung everyday makeup routine ko or makeup look ganyan. Actually, wala naman ako, hindi naman ako nagpi-makeup everyday. Okay, let's go. So, ito na yung bare face ko. Makikita nyo naman, meron ako mga pimple marks dyan all around my face. So, wala pa akong kahit anong nilalagay sa face ko, kahit anong single makeup, wala pa akong nilalagay sa face ko. Actually, nung quarantine lang din talaga ako natuto na maglagay-lagay na kung ano-ano sa face. Lip tint! Lip tint lang yung nilalagay ko. Then, nagka-curl ako ng lashes. Then, sinusuklay ko lang yung eyebrows ko. So, ayun lang yung ginagawa ko before. Pero nung nag-quarantine and then, nag-start ako ng vlog, syempre parang gusto ko maging presentable ako sa mga vlogs ko. So, nag-start ako pag-aralan yung mga basic na ginagamit or basic makeup, ganyan. Tapos, yung kapatid ko, lagi din siya nagme-makeup. So, nanghihiram ako sa kanya and nakikigulo ako sa kwarto niya. And then, ayoko kasi nang masyadong makapal. So, nagkaroon ako ng parang sarili ko na makeup routine. So, yeah. Let's go. Let's do this. So, ayun. Ito lang yung makeup kit ko. Actually, sa kaibigan ko pa to, napalanunan niya to sa giveaway. The first thing I do is tatali ko muna yung buhok ko kasi naman, diba, para matanggal siya sa face ko. Kasi nakakasagabal siya sa face. So, itatali ko lang siya ng ganito. So, diba, may bangs pa tayo. So, huwag nyo lang din pansinin yung aking ayos or yung damit ko kasi nakapambahay lang ako and para lang talaga hindi masayang yung araw ko ngayon. Ayun. So, una, nagto-toner muna ako pero dahil hihilamusan ko din naman yung face ko, hindi na ako nag-toner. Tama ba yun? Basta nanghihinayang ako sa toner so hindi ko na lang muna siya gagamitin. Pero part siya ng routine ko. Gets nyo naman, di ba? The first thing I do, minsan nagko-concealer ako, minsan hindi. So, ayun, yung first na ginagawa ko is naglalagay ako ng sunscreen and yung sunscreen na ginagamit ko currently is itong Ryx. Kasi 60 yung SPF niya. So, ganito yung itsura niya. Ayan, nakalagay siya sa tube. Sobrang lightweight. Tsaka, watery yung consistency niya. Hindi siya yung parang naglagay ka ng cream tapos ang bigat sa face. Though sabi nila parang mas maganda daw yung cream kasi mas thick, mas mako-cover niya yung face mo or yung skin mo. Pero ako, I prefer using this one kasi nga ayoko ng pakiramdam ng may nilagay ako sa face ko. Gusto ko parang wala pa rin ako nilagay kahit meron. Ganun. So, sorry ang ingay ng aso. So, hindi na rin muna ako maglalagay nito. Pero, hindi. Maglalagay ako to protect my skin from the makeup. So, kahit nahihilamusan ko pa rin. So, ganito lang yung ginagawa ko. Ayan. Diba sobrang konti lang. Pero kasi dahil watery yung consistency niya, kakalat na siya ng bonggam-bongga. Sorry pala if hindi ako nakatingin ng maayos. Kasi sa, dyan lang ako sa screen ng phone ko nakatingin. So, ganyan lang ako maglagay. At saka nga pala, dati hindi ito yung ginagamit kong sunscreen. Iba talaga yung ginagamit ko. Pero nung ito kasi yung product na tinatry ko ngayon. So, nga pala, guys, before ako naglalagay ng something sa mukha ko,
alcohol muna ako. Kasi syempre yung germs ng kamay natin, ayaw naman natin na mapunta sa mukha natin. So, the first thing I do pala is nag... So, minsan rin pala, sinasanitize ko yung mga gamit ko para, diba, syempre nag-alcohol nga ako, tas hawakan ko itong madumi naman, ganun. So, mahalaga rin na isanitize niya sila. After ko mag-sunscreen, next ko naman na ginagamit is itong concealer. So, itong concealer ko is, ayan, medyo nabura na yung sulat niya, kaya hindi ko na rin naman mapapakita sa inyo. Pero ganito siya, ayan. This is a Maybelline concealer in the shade. Ito yung Maybelline Fit Me. So, sobrang gamit na gamit to. Like, pati sa mga ibang YouTuber, ito rin yung nakikita ko talaga na concealer na ginagamit nila. So, yung shade ko dito is yung 10 Light. Ayun yung ginagamit kong shade. So, isang ganun lang. Minsan binabawasan ko pa and then lalagyan ko lang ng dot dyan. Ayan. So, guys, disclaimer lang, hindi pa ako professional. Ito lang po yung prefer ko. This is all based on my preference. So, kung hindi kayo ganito or may mali sa pag-apply ko, comment down below kung ano yung dapat. Ganun. Tapos, sabihin nyo, turuan nyo ako. Ganun. So, ganito ko siya ginagawa kasi ito lang naman yung mga areas na gusto kong lagyan ng concealer. So, yan, lalagyan ko rin dito ng mga tatlong line. Tapos, didiretso kong ganyan. And then, minsan nilalagyan ko dito kasi namumula yung gilid ng ilong ko. And then, dito... Tapos yan, minsan ginaganyan ko lang dyan pag may tira-tira pa sa one ba yung tawag? So, ayun. And then, nagamit ako nitong sponge na gamit ko. So, eto, nililinis ko naman to. Tapos, di ba, usually, ito yung ginagamit ng mga YouTuber na part. So, ako yung ginagamit ko is eto. Hindi ko alam kung bakit, pero mas prefer ko siya. Idadab-dab ko lang siya ng ganyan. And then, ikakalat ko siya all around my eye. So, dahil hindi ko makita, gagamit na ako ng sarili kong salamin. Thank you nga pala, April, sa bigay mong salamin. Kasi nagagamit ko talaga siya. So, ayan, idadab ko lang siyang ganyan. Tapos, ikakalat ko na rin siya sa whole face ko. Don't judge me if ano ah. Mali yung paggamit ko nito. Pero, ganito lang kasi talaga ako gumamit. Hindi talaga ako marunong. No? So, ako po, mutain talaga ako. Kasi, laging nag-watery yung eyes ko. So, lagi nyo mapapansin na ginaganyan ko yung mata ko. Kasi, ayun, lagi ako may muta. So, mapapansin nyo, medyo na-cover naman na niya yung face ko. So, para sa akin, ayoko na masyadong cover na cover yung mga pimple marks ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko naman siya kinakahiya or something. Pero, syempre, hello, babae ako. Gusto ko rin naman na mawala siya. Pero, hindi ko nga siya, like, kinakover ng bongkang-bongka. Kasi, super halata na yun. Gusto ko yung parang, kung everyday lang, or pang wala namang event, diba? Ito na talaga yun. Minsan, di ako nagko-concealer. Or minsan, dito lang yung nilalagyan ko pag sobrang tamad ko. Or like, saglit lang naman kami lalabas. Ganyan. Ayan na yun. So, and then after that, makikita nyo ba? So, ayan na yung face ko. Makita nyo naman nag-lighten up naman yung mga dark spots ko, diba? So, ayun. Medyo na-feel ko na papaos ako. After ko mag-concealer, next ko naman na ginilalagay. Nilalagyan. After ko mag-concealer, next step ko is, eto, lagi ko talaga nilalagyan ng ganito yung mata ko. So, mapapansin nyo yung mata ko, meron siyang parang extended line dito sa dulo. Ayan, hindi ko alam kung pansin nyo ba sa camera, pero pag sa personal kasi may parang extended kineme ako dyan. So, what I do is nilalagyan ko ng eyeliner. So, i-stretch ko lang siya ng ganyan and then, ayun. Ganyan lang naman. So, sa dulo lang siya. Minsan, ini-smudge ko siya para cute. Yan. Ayun, ganyan lang. Tapos, minsan pala, nilalagyan ko rin dito sa baba para balance sila. Pero, sobrang light lang yung nilalagay ko sa baba na part kasi wala lang. Tapos, ito pala, super bet ko to kasi meron siyang eyebrow mascara and meron din siyang, ayun, eyebrow pencil. Pero hindi yun yung ginagamit ko sa eyebrows ko na mascara. Ginagamit ko yung shade na mas lighter. Ayan siya. Kasi magiging dark, diba? Nakita nyo naman yung hair ko. Ayan siya. So, ayoko nung dark. Kasi dark na nga yung color ng kilay ko. Ito-dark ko pa lang yung mukha kong ungkoy. So, ito yung ginagamit ko. Ito yung pinakagusto ko talaga. As in, talagang sobrang nire-rave ko to. Kasi ubus na talaga siya sa akin. So, ayan. Wait, di ko kaya sa cellphone. Sorry. Wala, sobrang paubos na. Bumili nga ako ulit ng apat na ganito kasi sobrang gusto ko siya ipunin. Sale kasi ito ngayon.
Kaya, nag-hoard na ako. Diba? So, ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung nilagyan ko. Mas lighter yung shade ng kilay ko dito sa side na to compared dito. Kaya, ayun, super bet na bet ko siya. Diba? Yun lang. Tapos, ang ganda-ganda niya na. Wait lang ha. Dumidikit yung mga buhok ko eh. Tapos, madalas pala pag nag-ano ako ng kilay ko, kinukunot na ako. Hindi ko alam din kung bakit. Pero feeling ko, mas nilalagyan ko siya ng maayos kapag nakakunot noo ako or mas nakukuha ko yung shape ng kilay ko. Ganun ba? Hindi ko sure. Pero for me, mas bet ko siya kapag ganun. Ayan. So, ayan yung kilay ko. And then, what I do after that, minsan okay na ako sa ganito eh. After nun pala, nagkukurl ako ng lashes. So, ito yung curler ko from, this from Nichido or to... Ano ba yun? Anong brand yun? Basta may brand to. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. So, kami pala magkakapatid. Mahaba yung pilik mata namin. So, minsan, kunwari, nag-super aray. Ayan. So, naiyak ako, no? Tignan nyo naman yung difference, di ba? Pag hinati nyo yung face ko. As in, ito palang ang ganda-ganda niya. Pero yun, ang laki lang ng effect nitong curler. Sobrang-sobrang gusto ko siya. Kaya nga gusto ko nagpapa-perm ng eyelashes. Kasi dahil quarantine ngayon, hindi ako makapagpa-perm. Natatakot ako kasi imagine mo, ang tagal mo nakahiga. Tapos yung tao na naglalagay nito sa'yo, nakaganyan siya sa'yo. Eh, paano kung may COVID siya, di ba? Kailangan natin maging careful. So, ayun lang, ganyan. So, after ko mag-lashes, minsan, since nanghihinayang ako dito sa mascara nito, ginagamit ko na lang din siya sa dito, sa eyelashes ko. Kasi, kung hindi ko naman siya gagamitin, saan ko siya gagamitin, diba? So, ginagamit ko siya dyan. Para lang mas magtagal yung pagiging lifted nung eyelashes ko. Hindi siya talaga totally nakaka-darken ng eyelashes, pero mas matatagal yung lift. Pagiging lifted niya kasi parang magiging gel siya. So, ganito siya up close. So far, ito pa lang naman yung nagagawa ko. So, mapapansin niyo yung lashes ko, yung sobrang taas. Tapos, mahaba din yung lashes ko dito. Kaya lang, hindi ko siya nilalagyan. Kasi, lagi nga ako gumaganyan. So, magsasmudge lang siya. So, huwag na natin siya lagyan. So, ayan na yun. And then, after that, recently ko lang din to nabili. Wala talaga akong blush on. So, yung blush on ko is from Careline. So, yung shade ko ng blush on is yung Fresh Tomato, pero nagsisisi ako na ito yung binili ko. I mean, hindi naman super nagsisisi kasi maganda naman siya. It's just that yung shade niya is parang feeling ko sobrang pack, ganun. Kasi yung sa kapatid ko, parang lighter shade yung sa kanya. Mas gusto ko yun, pero siya mas gusto niya to. Gusto ko nga makipagpalit sa kanya. Kasi kapag nagba-blush on ako, gusto ko yung talagang dinadamihan ko, tinatadtad ko. So, kailangan ko yung lighter lang na shade para pag tinatad ko, okay pa rin. So, ito kasi, parang kanting ganun ko lang. Talagang bonggang-bongga yung shade niya. Yung pigmentation niya, sobrang tindi. Kaya, ayan, ganito yung shade niya. Ayan siya. Tapos may kasama siya na puff ba yung tawag dito? Tatap ko lang siya ng ganun, ah. And then, pag ginunyong ko siya, sis, ayun, oh, meron na agad. So, wait lang. Kasi iba sa camera, eh. Baka sa personal, sobrang lala. So, what I like to do is pinapadaan. Hala, kalala naman. Pinapadaan ko dito sa nose bridge para, ano yun, fresh look daw, sabi nila. So, nakasanayan ko na rin na ganun yung gawin. Pantay ba? So, ayan, minsan di ako nagba-blush on kapag feeling ko na OOA yan ako. Pag feeling ko kasi parang sobrang OA pag naka-blush on na. Kaya hindi na ako nagba-blush on. So, parang hinahayaan ko na lang siya na fail ako, ganun. So, the next product that I use, syempre yung lip tint. So, yung lip tint na ginagamit ko is itong Water Fit Tint. Galing to na The Face Shop. So, binili ko to nung nag-sale sila ng buy one, take one. Kasama ko yung friend ko. Sabay kami na bumili nito kasi sobrang ganda niya. Water tint lang siya. Tapos, ayun. Ayun. So, kaya ito yung ginagamit ko ngayon kasi malapit na ito ma-expire and sayang naman. Kaya, inuubos ko na talaga din siya. So, ayan. Medyo konti-konti na lang naman siya. If ever man na maubos ko siya, bibili pa rin ako ng ganito. Wala lang akong pera ngayon.
Pero gusto-gusto ko kasi talaga siya. Maganda to talaga for me. Nare-recommend ko to. And then, after nun, lip balm. So, itong lip balm ko na to. So, halos lahat talaga ng mga ganito ko. It's either bigay, ganyan. Yung kasama ko na bumili nito, binigyan niya ako nito. So, siya rin yung nagbigay nito. Shout out kasi sa'yo, April. So, yung ito, hindi talaga ako mahilig mag-lip balm before. Kasi nga, sobrang tamad ko maglagay-lagay ng mga kung ano-ano. Pero sobrang dry ng labi ko. Pero kahit sobrang dry niya, hindi pa rin ako maglagay ng lip balm. Pero simula nung binigyan ako nito ni April, palagi ko na siyang ginagamit and sobrang na-addict ako sa kanya. Minsan kahit nasa computer ako or nag-online class, ganyan ako ng ganyan. Yung parang, ewan ko. Tapos na-realize ko, dapat pala talaga nag-lip balm ako kasi sobrang dry. Tapos nung parang nakasanayan ko nga maganito, nung na-addict ako sa kanya, sabi ko, walang smooth ng labi ko. Tapos ayun, gusto ko na siya lagi. Ayan. Baba lang nilalagyan ko. Tapos, yun. Gaganon ko lang. Tapos, okay na ako dun. And then, before, ito naman yung ginagamit ko sa lips ko. Kaso nga, sobrang tamad ko. Imagine nyo, ang tagal-tagal na kaya nito. Simula nung binili ko to, siguro, ano pa to. Two years na yata to sa akin. Pero, nandito pa din siya. Kasi nga, sobrang tamad ko nga lagay ng mga ganyan. So, that's it, guys. So, ito yung naging result ng everyday makeup routine ko. And I hope you guys like this video. Sana nagustuhan nyo yung look ko for today. Ayusin lang natin yung hair ko. So, ayan. Okay na siguro to. Ayusin natin yung hair ko. Tapos ginanun lang. Okay. So, ayan. So, that's it guys. Thank you guys for watching this video. 1, 2, 3, let's go! So that's it guys, thank you guys for watching this video. I hope you enjoyed this video and if you did, please like this video and give it a big thumbs up. Subscribe nyo rin yung channel ko para lagi kayong updated sa mga bago kong upload na videos. And if meron pa kayong gustong mga ipagawa sa akin, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Tignan natin kung magagawa ko yan. Bigyan natin ng chance. Yun lang guys, thank you guys for watching. Bye!